Mahal mo siya, pero iba ang mahal niya. Ang mahal naman niya, may mahal ring iba. Saklap na buhay pag-ibig. Tapos sa tuwing iiyak siya, balikat at dibdib mo ang hihinging pampagaan ng kalooban niya. Ikaw itong sobrang mahal siya. Sobrang marupok at mabilis ding bumigay. Hanggang sa may mahahanap ka ng kaparehas habang buhay. Tsaka lang niya marirealize na hindi ka pala niya kayang mawala sa kanyang buhay. Ede, ikaw naman ang mamomroblema. Sino sa kanila ang pipiliin mo? Ang taong laging pinipiling saktan ka? O ang taong katulad mo ang katauhan at lahat ay kayang ibigay? Mapasa kanya ka lang ng buong buo at walang kahati. Ito ay kwento ng buhay pag-ibig bilang isang dalagang aswang na umibig sa kababatang naging best friend hanggang sa magkolehiyo na silang dalawa. Love triangle ng normal na tao at mga aswang. Kaya mabigat ang loob ng mga magulang ni Divine sa lalaking si Dev at ayaw maging kaibigan ng anak. Ngunit umabot na sa punto na umiibig na rin dito ang dalaga. Kahit pa man ilang beses niya nang sinabi sa lalaki na napamahal na siya ng sobra sa dalaga, ay tila manhid lang ito sa kanyang nararamdaman. Ngunit may lalaki noon pa man ay nakatakda ng maging asawa ng dalaga. Isang lalaking katulad niya ay isa ring aswang at mayamang angkan. Kaya paano niya harapin ang masalamuot na buhay pag-ibig na mayroon sila? At sa tagpong ito, isipin niyo na lang na si Divine ang nagkwento sa inyo. Pasensya na talaga, Divine. Si Thea talaga ang mahal ko. Hanggang pagiging best friend lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Kaya mo pa rin bang ibigay ang bagay na iyon sa akin? Tanong pa nito sa akin. Hindi ko alam kung manhid lang ba ito o talagang sinasadyang magpakatanga. At dahil marupok ako at takot mawala siya sa akin, syempre mabilis na tango kaagad ang sagot ko. Oo naman, Dave. Naging prank ka lang talaga ako sa'yo. Ngunit alam ko naman talaga na best friend lang ang turing mo sa akin. At gaya ng sabi ko sa'yo, sinusubukan ko lang sakaling mapansin mo na ang matagal ko ng pag-ibig sa'yo. Tila may pakonsyensya pa sanang himig na sabi ko. Ngunit hindi man lang yata ito tinatablan. Nakahiga pa ito sa aking dalawang hita habang nilalaro-laro ko naman ang kanyang buhok. At kapag nagsawa na ay ang tungki naman ang kanyang matangos na ilong. Araw ng Sabado kaya walang pasok. Lagi siyang tumatambay sa bahay kapag ganoong araw. Bagay na hindi sana gusto ng aking mga magulang. Ayaw lang din nila na balang araw ay may madiskobre ang binata sa aming katauhan. At dahil spoiled ako, wala pa rin silang magagawa kaya sila na lang ang nagtatago at nagkukulong sa kanilang kwarto. O di kaya ay buong magdamag sa opisina dahil mainit ang ulo nila sa binata. Alam ko naman na lagi mo lang akong ginogood time eh. Tapos sabihin mo lang sa huli, it's a prank. Nako, Divine, kilalang kilala na kita. Litanya nito. Oo nga naman. 8 taon lang kami nang magkakilala sa isang fast food sa harap ng aming paaralan. Nag-offer lang naman ako ng upuan sa kanya. Nakipagkwentuhan hanggang sa naging magkaibigan at nang malaman na iisang subdivision lang kami nakatira, ay lagi na itong pumapasyal sa amin. Kahit pa naiilang ang aking mga magulang at ayaw na magpagkaibigan ako sa lalaki. At hanggang ngayon, nasa kolehiyo na kami. Dalawa pa rin kami ang mag-best friend. Kaya kilala na niya ako ng sobra. Pero hindi ang puso ko na naging malihim. Kahit pa man 13 anyos lang kami noon. Alam ko sa sarili ko
na may paghanga na ako sa kanya at unti-unti yung niluluto ng aming samahan hanggang sa maramdaman kong hindi lang iyon paghanga kundi isang tunay na pag-ibig. Dahil hindi man lang nagbabago at tila palalaban ng palala. Hoy, ba't ang tahimik mo? Tanong pa nito. Kaya napabalik ako sa aking ulirat. Wala, naisip ko lang. Swerte talaga ng babae sa buhay mo. Sana man lang ganoon din sila ka-loyal sa'yo. Wika ko sa kanya. Oo naman. At sobrang swerte ko rin kay Thea. Bukod sa maganda at mahinhin, matalino pa. Pagyayabang pa nito sa kanyang nobya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kaya doon na nakataon ang aming pansin. Sabay naming tinignan ang monitor at bumungad ang pangalan na My Everything. Sana all everything, no? Biglang may gumuhit na kirot sa aking puso. Ouch. Sobrang sakit sa dibdib. Aray ko po. Para lang namang ginigilitan ako ng napakatalim na blade. Parang ayaw ko na tuloy huminga habang pinipigilan ang mga luhang nais maglanda sa aking mga mata. At para magawa iyon, dinitininan ko ang paggagat ng aking labi. Nalalasahan ko na ang manamis-namis at malansa kong dugo na unti-unting nagpapabuhay sa halimaw na natutulog sa aking kalooban. Oo, isa akong aswang. At 2 taon ko nang itinatago ang pagkataong ito sa aking matalik na kaibigan. Sa edad na 18 ay, ako'y ganap na naging aswang at naging 20 na ako. Mas kabisado ko na kung paano kontrolin ang sarili kapag gustong mang-atake ang halimaw na nasa aking kalooban. Yep, babe. Susundin kita mamaya at diretso agad tayo sa ating dating place. Wika ni Dave sa kanyang kasintahan. Siyempre, as always. Dagdag pa nito. I love you, babe. Bye. Ang huling litanya nito, tsaka tuluyan ang pinatayang cellphone. Ngiting aso ito nang humarap sa akin. Ano yung nakakalokang ngiti na yan? Usig ko rito nang nakataas ang kilay. Talagang wala itong pakialam sa akin. Kahit kita niya naman ang sugat at dugo sa aking labi ay tila baliwala lang. Manhid talaga siya pagdating sa akin. Wala lang, syempre. Magdidate kami ni Thea. Kaya, alam mo na, wika nito. Sabay kindat kaya nabatukan ko ito. Mahinhin daw ang kanyang nobya. Di dapat kong mahinhin. Conservative din yon. Pero bakit parang hindi naman? Lalaki nga naman oh. Kung ano lang ang nakikita outside. Nagpaalam na ito at kailangan na raw niyang maglinis ng kanyang sarili. Muli na naman itong kumindat nang makahulugan. Kaya hinabol ko ng pagbato ng aking unan. May samanyak rin itong best friend ko. O kaya naman ay talagang natural lang talaga sa kanya bilang isang lalaki ang ganoon. Walang pa ilang minuto nang biglang bumukas ulit ang aking pintuan. Akala ko ay si Dave ulit ito at may nakalimutan lang. Ano na naman ang nakalimutan mo, Dave? Tanong ko rito. Ngunit diretso lang ito sa paghakbang palapit sa aking kinaroroonan. Nang hindi pa rin ito nagsalita at nagtaka na ako. At inilapag ang cellphone sa mesa sabay, tingala rito. Rafael? Gulat na sambit ko nang mapagtanto na ang manliligaw ko pala ang pumasok. Nakatunghay lang ito sa akin habang nakangiti. Sinong nagpapasok sa iyo rito? Gulat na tanong ko. Siyempre, si Tita May at Tito Delphine. Sagot nito na ang tinutukoy ang aking mga magulang. Lakas makakapit sa kanila ha. Ngunit kung si Dave na best friend ko ay hindi man lang nila pinapansin at pinagtataguan pa, reklamo ko habang nakataas ang uso. Siyempre, Divine, hindi natin kaori si Dave.
Kaya huwag ka nang umasa na magugustuhan nilang lalaking iyon para sa'yo. Tayo lang ang karapat-dapat. At alam mo naman na nakatakda tayo maging mag-asawa. Diretsong wika nito. Alam ko na ang bagay na iyon. At noon pa man ay tutol na ako sa kasunduang iyon ng aming mga magulang. Hindi naman pwedeng turuan ang puso kung para kanino lang dapat ito tumitibok. At hindi naman hadlang ang pagiging aswang para mapalayo sa mga tao. Katulad lang din namang may mga puso na umibig ng tapat. Kaya bakit pa lalagyan ng diskriminasyon o boundary ang pagitan ng tao at aswang? Pero si Div ang mahal ko, Rafael. Ilang beses akong nagpakatotoo sa'yo. Sad ko rito ng may din. Alam ko, Divine. Ilang beses mong pinamukha sa akin iyan. At ilang beses ko rin bang sabihin sa'yo na hindi kita susukuan hanggang ma-realize mo na pwede mo ring ibigin ang isang tulad ko. Handa akong maghintay, Divine. Ibibigay ko lahat ng gusto mo at hindi ako aasa ng kapalit galing sa'yo. Hindi ako aasang tumbasan mo ang pag-ibig na ipapadama ko sa'yo. Mahabang litanya nito na ang himig ay nagmula talaga sa puso. Muli na namang gumuhit ang kirot sa aking puso. Bakit ba ganito kahirap ang aming sitwasyon? Bakit nga ba hindi ko kayang ibigay kay Rafael ang pag-ibig na hinahangad niya mula sa akin? Gayong lahat ng kabaitan, pagmamahal at oras niya ay ibinubuhos niya sa akin. Kailangan ko rin bang maging manhid katulad ng ginagawa ni Dave sa akin? Ito, tanggapin mo. Sabay abot ng isang maliit na kahon na kulay itim. Tinitigan ko iyon at nag-alinlangan kung tanggapin ko ba o kailangan kong reject ang ngayong bigay niya. Marami na kasi siyang naibibigay sa akin. Parang nakakaabuso na kung iisipin. Sige na, tanggapin mo na. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo isusuot ito, ibig sabihin ay wala ka na talagang balak na bigyan ako ng pagkakataon na makapasok sa buhay mo. At kapag isuot mo ito, ibig sabihin, may pag-asa pa ang katulad ko na ibigin mo. Litanya ulit nito. Alinlangan ko iyong tinanggap at itinago sa aking mga palad. Ngumiti ako ng mapakla at nagpasalamat kay Rafael sa pagiging matiisin at mababang loob niya. Lumabi lang din naman ito ng tipid. Nakaidlib ako ngunit nagising rin ng tila biglang naging malinsangan ang panahon. Biglang nanuyot ang aking lalamunan at parang gustong bumanat ng aking mga buto. Hudyat iyon na kailangan ko ng magpahid ng langis at maghanap ng mabibiktima. Hinubad ko ang aking mga saplot at banayad na pinunasa ng langis ang buong katawan. Sabay usal ng salitang Latin. Narinig kong bumukas ang bintana nila Papa at Mama. Huni ng pusa na salita ng naririnig kong tumalon mula sa kanilang bintana. Kung ganoon ay nag-shift-shifting sila sa pagiging pusa. Ayaw kong umapak sa lupa na nakapaa. Kaya gusto kong magpalitan niyo sa pagiging malaking panike. At iyon ang inusal ko sa salitang Latin. Unti-unting tumubo ang aking mga pakpak, maging ang mga mayayabong na balahibo sa buong katawan. Nang maging handa na ay, lumapit na ako sa bintana. Gamit ang maitim na mahika, ay lumipad ako pa ibabaw pa. Nang wala akong may makita kahit isa sa mga pwedeng maging lunas sa sobrang tuyot kong lalamunan, ay napakalayo-layo pa ako. Madalas akong kumakain ng karne. Ngunit hana pa rin paminsan-minsan ng aking hininga ang preskong dugo mula sa buhay na buhay na mga hayop. Nang magsawa na ay nagpa siya akong bumalik sa bahay
Ayaw ko na munang mamasyal sa kung saan dahil gusto ko munang magpahinga. Hindi lang katawan ko ang pagod. Puso at isipan ay pagod na rin. Mula sa itaas ay may natanaw akong dalawang pares na magkasintahan. Kakalabas lang na mga ito sa malaking gate ng motel. Hindi ko alam kung bakit may tila nag-uudyok sa akin na bumaba at makimarite sa kanilang harutan. Nang makadistansya na sila sa lugar na iyon, ay tsaka lang ako tuluyang lumapag sa lupa. Mula sa likuran ay nakabuntot lang ako sa kanila. Siyempre hindi nila ako makikita dahil gamit ko ang itim na mahika. Pera na lang kung may iba pang nakasunod sa amin dahil hindi na iyon sa klaw ng aking mahika. Kaya posible nilang akong makita. Pero wala namang ibang naglalakad pa. Marahil ay natagalan lang talaga ang mga ito sa paglabas ng motel. At wala nang masasakyan pa. Hating gabi na at sobrang tahimik ng buong paligid. Love, naamoy mo ba? Parang ang sangsang. Reklamo ng lalaki. Sabay ikot ng paningin. Oo, love. San ba galing yung amoy na yan? Sa adre ng babae. Pamilyar talaga ang boses ng babae sa akin. Nakajakit nga lang ito ng malaki at may sombrero. Kaya hindi makita ang hubog ng katawan. At sobrang naintriga ako sa boses. Nagpatiuna na ako sa kanila para tignan ang mukha ng babae. Bigla itong naduwal at nagreklamo sa baho ng amoy ko. Anong magagawa ko? Amoy patay ako sa kanila dahil nasaan yung aswang ako. Ngunit ang nagpagulat sa akin ng husto ay ang mukha nitong noon pamanay. Tinuturing ko ng malaking kahati sa buhay ni Dev. Babaeng nagnakaw ng aking kaligayahan dahil buo nitong naangkin ang puso ng aking iniibig nang walang kahirap-hirap. At ngayon ay mabibisto ko na ang pinagmamalaking babae ng aking mahal dahil mahinhin at matalino daw. Ngunit tinataihan pala siya nito sa ulo. Si Thea. Siya ang babae na kasama ng isang lalaki na lumabas ng motel. Matalino nga naman. Siyempre napagsabay niya ang mga lalaki sa buhay niya nang hindi siya nahuhuli. Biglang umiinit ang aking ulo at nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Biglang lumabas ang aking boses bilang aswang. Wak! 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 Ano yun? Natigil ang tanong ng babae. Bagamat takot ay napayakap na sa kasamang lalaki. Mas lalong umiinit ang aking ulo. Tila ako na ang nagsiselos para sa aking best friend. Aswang yata, labs. Dali, takbo. Utos ng napakadawag na kasama nitong lalaki. Kaya mas lalo akong natuksong takutin pa ang mga ito. Hinabol ko hanggang sa kung saan nila kayang magkipagkarera. Talong-talo sila sa akin dahil nakalipad ako. Samantalang sila ay hingal na sa pagtakbo. Yan ang nararapat sa mga taong maraming sekreto. Sabi ko naman kasi sa iyong alanganin na sa oras eh. Itutuloy, mapapahamak na tayo. Reklamo ng babae. Bakit kasi inuuna pa ang dib na yon kaysa sa akin na mahal mo? Singhal na rin ng lalaki rito. Natural, uunahin ko si Dave dahil siya ang nagsusustento ng pera sa akin. Nakapag-aral ba ako ng kolehiyo kung di kay Dave? Reklamo rin ni Thea. Napagtanto kong ginawa lamang ni Thea na instrumento si Dave para makapagkolehiyo. Ayaw kong manghusga subalit kahit sa ang anggulo tignan ay maling-mali ang ginawa ng babae. Sinadya kong abutin ang sombrero ni Thea at itinapon. Hindi pa rin ito tumigil sa pagtakbo. Nakalugay ang buhok nitong mahaba kaya nililipad-lipad ito ng hangin. Hinablot ko ito dahilan para mapaigik at mapatigil ito sa pagtakbo. Ah, love, dulong! Papatayin ako ng aswang! Sigaw ni Thea
kaya napatigil rin sa pagtakbo ang lalaki. Kinalmot ko ang mukha ng dalaga. Sisirain ko ang malaanghel ngunit makapal nitong mukha. Kung ito man ang dahilan kung bakit mabilis nahulog ang loob ni Dave dito. Kung sa ganda lang naman ang pag-uusapan ay, di hamak naman na mas maganda ako. Kung sa yaman naman ay, mas lalong talo ito. Kaya nga niya niloko si Dave dahil mapera ito kagaya ko. Hiyaw ng babae nang maramdaman ang hapdi ng dulot ng aking pagkalmot. Maliliit na kalmot pa nga lang, overacting na ito. Paano pa kaya? Pag talagang ibabaon ko ang aking mga kuko sa makapal na mukha nito. Muli ko siyang pinagkakalmot sa dibdib. Hindi ko kasi makalmot ang mga braso nito dahil sa leather jacket na kanyang suot. Ngunit ang kanyang dibdib ay bukas at halos labas kalahati ng kanyang kaluluwa. Kaya dun ko ibinaon ang aking mga kuko at tila naiingganyo akong ibaon pa ang aking mga kuko hanggang sutuluyan pang maabot ang puso. Ang sarap dukuti noon at nguyain habang pumipintig pa at tumutulo ang napakapres kong dugo. Ito tuloy.